TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Bakit? Wala ba akong sapat na dahilan para magselos? Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo nung naniligaw pa lang sa akin si Marvin? Ang sabi mo, crush mo siya. Sus ko naman, para yun lang? Ang babaw mo! Para sa'yo mababaw! Pero para sa akin, malalim yon. Kapatid mo ko, Nikki! Wala ka bang tiwala sa akin? O talagang paranoid ka? Paranoid na kung paranoid! Basta ayoko nang makikita pang magkasama kayo ni Marvin! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Luzon, Visayas, sa Mindanao. Kapil niyo na nga po mula po sa Love Radio Manila ang DJ na Mike K, Christine Dara. At mula naman po sa Yes FM Manila, all the way from Bacoor, Cavite, ang DJ na may tita, Anya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin konsumisyon. Isang upang dramahan. Isang upang iyakan. Kapag ka, alauna na. Drama na. Oy, kumusta sa ka dyan sa Bacoor? Andito, nakataas ang paa sa kama, walang sa plot. Ah! Gusto ko yan! Kumusta naman? Bakit nandiyan ka sa Bacoor? Ano ginagawa mo? Kung hindi ako ang wala, ikaw ang wala. Oo, alam mo naman, ganyan talaga tayo in demand. Pero ano ginagawa mo? Tumanggap ka ba ng labada ngayon? Oo, tumanggap ako ng manicure kasi yung ingro ng kapitbahay namin, abot singit na. So, kailangan ko natanggal yung ingro niya. Oh my God, grabe naman yung ingro na yan. Umabot hanggang singit. Ang baho nga. Pagkatanggal nga, ang baho, inamoy ko eh. Buti buhay ka pati. Buti kineri mo pang tumawag dito sa Love Radio. Oo, syempre. Oo naman, syempre. Kahit nagmamanicure, pedicure ako, tatawag pa rin ako, live pa rin. O, diba? Kasi nga, kami ni Mama Tanya Chinita, servisyong totoo lamang. Yes! May pagganan! Ayusin mo, ha? Ayusin mo. Bakit? Malay mo, madagdagan yung ano. Alin? Yung boyfriend? Ano? Boyfriend, ano? Ma'am? Basta! Yung something na magpapasaya sa atin. Oo nga. Pero hindi. Kasi kami po ni Mama Tanya, hindi po talaga namin mapigilang, hindi umere. Lalo na sa mga nakikinig sa Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. Correct. Kayo po ang aming bread and butter. Yes! Yan! Come on! Nagutom ako biglate. Pero Mama Tanya, ikaw... Kaya kahit di pa ako tapos kumain, binilisan ko na yung pag-inom ng tubig para mabusog na ako. Diretso na. Kaya umere na ako. Oo, hindi pa nga ako nadighay eh. Maya-maya na lang onte. O sige, digay ka na dali. Ganyan. Tama mo. Pero Mama Tanya, may tanong ako sa'yo. Ikaw ba, selosa ka ba? Oo. Talaga? Paano yung level ng selos mo? Rate it from 1 to 10. 10 being siguro, the highest. 6. Yan, 6. Talaga? Hindi ako madamot mag-express ng jealousy. Hindi ako madamot mag-express pag nagselos ako, nagsiselos ako. At hindi rin naman ako garapala na kakakita ko lang, sasabunutan ko na yung babae, kakaladkarin ko. Meron ka namang, may posture ka pa rin naman. May poise ka pa rin naman. Ako mamatanya, hindi naman ako sobrang, hindi ako silose. I mean, kasi di ba may mga kababaihan sa atin na madikit lang yung jowa nila sa office mate, maghihinala na yun. Baka, anong ginagawa niyo? Ba't kayo magkasama? Alam mo yun, binibigyan na ng meaning. Hindi ka naman ganun mamatanya. Hindi ako para, excuse me, sino ka para pagselosan na, sino siya para sa pagselosan ko siya, excuse me, akong pinakamaganda. Ayan tayo! Ibang level na talaga to. Sa bagay Mama Tanya, yung mga magagandang katulad natin, hindi dapat, walang puwang ang selos, ganon. Tama ka dyan. Tayo ang definition ng perfection, alagi mo alalahanin yan.
Kinabahan naman ako bigla sa perfection na yan. O siya mag-draw. Ito na lang kasi mamata niya. Bakit daw silosa ang mga babae? Simple lang daw kasi. Dahil mahal ka niya. Talaga lang, ha? So pakinggan na natin yung mga reaksyon ng ating mga kabisyo. Na talaga at kapwa nga naman, ngayon. Correct. Kapwa at kabisyo na nakiki-involve na sa mga oras na ito. Yes! I'm sure meron kang internet access dyan, Chi. Oo naman, Diyos ko naman. Dapat talaga sponsor naman tayo. Tingin mo naman sa akin, poor. Yes. Siyempre, nagnakaw ako ng wifi. Ano ka sa akin? Naulahan mo. Marunong? Naulahan mo yung pattern. Ang galing mo dyan, ha? O, ito na. Nagnakaw ako. Ay, naku, mahusay. Anyway, ito, simulan na nga po natin. Agad pwede po kayo mag... Sa Friday ngayon, alam niyo na po yan. Pero kung di nyo pa alam, mag-text po kayo, type mo TLC space, ang iyong reaction space, name and location, at isend sa 2600. At syempre, pwede din po kayo mag-voice message, ha? At syempre, 30 seconds ang pinakamahaba, bawal ang masyado maingay para marinig ko po ng malinaw. Kasi cellphone nyo lang po yung gamit ko, mahirap po kami, wala kaming landline. Yeah. Correct. At syempre, pwede ka rin mag-voice message, no? Pwede ka rin mag-comment nga po dun sa quote na pinost po namin. Both fan pages po ng Love Radio and Yes FM Manila. Or yes, sa Twitter, hashtag mo lamang po, TLCTDS Interactive. Ito na kasi mula na natin mamatanya. Sa correct. Text line, sabi dito, sa text line mamata niya, sabi dito ni Renelia Dakot ng Rodriguez Rizal, tama, Miske. Totoo ngang pagsilosa ang isang tao, nagmamahal ka lang talaga. Kasi ako silosa ako eh. Kaya nga lagi ako naga-I love you sa kanya para hayahay ang buhay. Kuro rin kita sa singit mo eh! Huwag mo kaming inaano ah. Iniingit mo kami at tumigil ka at chinelasin. O, ikaw naman. Sa Facebook fanpage ng Yes FM Manila, Mama Christine. Sabi ni Jo Marie Mendoza, sabi niya, Miss Tanya, depende po sa pagsiselos. Kung overreact na kahit wala ka nang ginagawa, tapos tamang hinala pa, pagmamahal pa rin po ba ang tawag doon? Kung mahinahon lang sana ang mga babae ay hayahay ang buhay. Si Jo Marie Mendoza po ay, teka lang, syempre mapagal yung internet ko, buffering pa, siya ay taga Mikawayan, Bulacan. O diba, alam mo mata niya, kapag ka OA naman talaga magselos yung girlfriend mo, yung jowa mo, ang sarap chinelasan at tampal-tampalin. Oo. Hindi lang basta chinelasan, ipapakain yung chinelas, yung luma, yung gamit na. Ipapangat-ngat ganun. Oo, papangat-ngat natin. O diba, sabi naman dito sa Facebook fanpage po ng Love Radio Manila, manana. Sabi ni Marie Vic Sonkuya Teodosio nang nagtatrabaho sa Ray Magic. Ay! Ay, ano yun? Malay ko. Umay lang, oh. Sabi niya dito, by nature, babae ang sobrang selosa. Lalo kapag kamahal niya. Pag walang selos, walang love. Away, bati, di ba? Exciting. Ah! Si Ate Marie Vico, may pag-defense sa mga kababaihan. Itaas ang pag-defense na kababaihan! Oo nga naman, kapag walang away, boring. So, dapat meron para exciting. Grabe. Grabe lang. Ito ka mo si Kuya Rob Borja. Nag-comment sa Yes FM Manila Facebook fanpage dyan sa quote natin. Sabi niya, ayaw niyang mapunta sa iba ang footlong na masarap. Siyempre nga naman, pag walang kasalo sa footlong, hayahay ang buhay. Ay, buo footlong! Don't touch my footlong! Footlong! Si Kuya Rob Borja, meron siya yung profile picture niya, meron siyang hawak na baril eh. Ay, bakit? Mahaba eh. Mahaba yung kargada niya eh. Baka joke lang yan. Baka laro-laruan lang. Hindi eh. 65 people yun nag-like eh. Ay talaga? Sure ba yan? Oo. May hawak eh. Mahaba eh. May mahaba siya. Tapos, hindi ko alam kung trabaho niya, kung joke lang ba ito, kung sa divisorya na nabiling baril-barilan niya. O kaya mamataan niya, yung tipong may nakita siyang baril, ay pa-selfie po, ganon. O diba, gawain, bakit? Oy, batiin ko lang mamataan niya yung trupang shots sa hirap o tagumpay. Congratulations kasi gagraduate na sila. Pagbati mula kay John Ray Serrato. Eto oy, naman. Congrats! O, congrats sa mga gagraduate finally. Mamataan niya may nag-voice message. Sige, mama. Eto si Tintin January Biente Noybe Unabia. Masipag to mag-voice message eh. Pakinggan natin. Hi, Miss Kay. Tintin Unabia po. Proud of Tangub City, Misamis, Occidental. Para sa akin, Miss Kay, hindi lang babae ang nagsiselos pati na rin lalaki at maging third sex man. Kasi po, ang magsiselos po
ay wala yan sa kasirian ng taong nagmamahal. Mababae ka man, lalaki, tomboy at mabakla ka man, may karapatan kang magselos kasi totoo kang nagmamahal, di ba? The reason kung bakit po tayo nagsiselos is because we are afraid na may makahati tayo sa taong mahal natin, di ba? Ikaw kaya masaktan, carry mo? Hindi ko carry. Ikaw kaya masaktan, carry mo? Ano ha? Ano Thank you so much, candidate number one from... Thank you! O, diba? Ikaw na yan eh! Ikaw na yan eh! Ang galing mo dyan eh! Galing ni ate, oo. Ang galing ni ating. Correct, talagang direct to the point. Tak! O, ito pa mamatayan niya, isa pang voice message from... Sige, pakinggan natin. Arian de Guzman Zaura, na naka-private ang kanyang profile. Pero ang cover photo mamatayan niya in lavabo. Sige nga, pakinggan ko nga yan. O, pause. Kaya nagsiselos yung babae kasi baka may nangyari ng masama sa kanila nung boy dati. Kaya ayun, nagsiselos siya. Ayaw na niyang maulit yung nakaraang masamang nangyari sa kanya. Kailangan pa ba i-memorize yan? Vision na to. Oh, si ate may pag-site para may pag-relate eh. Ayan tayo eh. Marami nagpo-post sa timeline ni Tanya Chinita. Hi ate, where po kayo? Sabi ni Leonard De La Mar. Dito nga po sa kwarto namin, wala nga po ang salawal. Kasi nga po, walang pamasahe si Mama Tanya, kaya hindi po siya nakapasok. Opo. Tsaka nag-manicure, di ba? 100 po, manicure, pedicure, baon ko po rin sang araw. O bukas na yon pambaon mo. Ay, kaya lang pa, ay may pasok ka bukas. Mm-mm. O so anyway, magdrama na muna tayo bago ka magdrama dyan. Sige. Eto na nga po yung mga bibida ngayong araw ng Friday! Sige mama, ikaw magbasa. Habang dumidighay ako. Eto nga ang gaganap bilang Marvin, si Christopher po ng Love Radio Manila, bilang Nikki, Rakitera po ng Love Radio Manila, bilang Rina, Miss Ihista po ng Yes FM Manila, bilang Abet, Rico Panyero po ng Yes FM Manila, bilang Philip, Diego Bandido po ng Love Radio Manila, at bilang Lani, Lala Banderas po ng Yes FM Manila. So ngayong araw na ito, pakinggan nga natin Mama Tanya. Yes. Kung sino nga ba ang magseselos? At sino ang pagseselosan? Kung sino ba ang magkakarambulan? Kaya mga kabisyot kapwa, tutok na dito sa TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Bye-bye. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Nakasimangot ka na naman. Anong problema mo? At anong gusto mo? Matuwa pa ako? Nakikipagharutan ka at nakikipaglandian sa mga office mate nating babae? Dati ko na silang kaklose at kaharutan. Mas nauna ko pa nga silang nakilala kaysa sa'yo. Kahit na, hindi mo na dapat ginagawa yun dahil iba na ang status mo ngayon. May girlfriend ka na, Marvin, kaya dapat na maging maingat ka na sa mga kinikilos mo. Ganun ba yun? Bawal na ako makipagkaibigan sa ibang babae dahil girlfriend na kita? Hindi naman sa ganun. Ayoko lang na nakikipaglandian ka pa sa kanila. At hanggat maaari, huwag ka nang makipagkwentuhan sa kanila. Ano ka ba naman, Nikki? Group outing ito ng mga office mates natin. Kung ayaw mo akong makihalubilo sa ibang tao, edi sana hindi na lang tayo sumama. Sana nagsarili na lang tayo. Yun nga sana ang gusto ko eh. Kaya pwede ba? Dito ka na lang sa tabi ko. Sa akin mo na lang ito unang buo mong atensyon. Okay, sinabi mo eh. Magtiwala ka sa akin, Nikki. Mahal kita. At gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Kaya please lang, huwag ka namang masyadong selosa. Eh, ikaw lang naman ang nagbibigay sa akin ng dahilang magselos. Kaya kung ayaw mo magselos ako, umayos ka. Oh, bakit hindi ka makasagot? Wow, ang ganda at sexy ng babaeng yun ah. At ang puti pa. Sakit nun ah, bakit mo ako sinampal? At nagtanong ka pa! Hindi mo alam? Ito pa ang isa! Ano ka ba, Nikki? Nakakadalawa ka na, ha? Hindi ka na nakakatuwa. Ikaw ang hindi nakakatuwa dahil nakakabwisit ka.
Ang sama mong makatingin. Gusto mo bang dukutin ko ang mga mata mo, ha? Ano ba talaga yung kinagagalit mo? Dahil ba rin sa magandang babaeng sexy at maputi ang kutis? O, kita mo na! Ikaw mismo ang umamin. Nagandahan ka sa babaeng yun, kaya ang sama ng tingin mo sa kanya. Parang inuubaran mo na! Sus ko naman! Para yun lang nagalit ka na! At anong gusto mo, ha? Matuwa pa ako sa katarantaduhan mo? Wala na ba akong karapatang tumingin at humanga sa ibang babae? Oo! Wala kang karapatang saktan ang damdamin ko! Nagsiselos ako kapag tumitingin ka sa ibang babae! At anong gusto mong gawin ko? Pumikit ako kapag kausap ko ang nanay at ate ko? Hayop ka, Marvin! Huwag kang piloso po, ha? Dahil lalo lang ako nabibisit sa'yo! Ikaw ang nakakabwisit dahil masyado kang selosa! Hindi na kita maintindihan! Nagsiselos ako dahil mahal kita! Mahirap bang intindihin yon? Oo! Alam ko namang mahal mo ako! At normal lang na magselos, pero ilagay mo naman sa tamang lugar. At saan naman ang tamang lugar? Sa loob lang ba ng bahay? O sa opisina? Hindi ba ako pwedeng magselos kahit dito sa tabi ng beach? Ay, naku. Ang hirap mo talagang intindihin. Hindi mo ako maiintindihan. Dahil hindi ka marunong magselos, kaya nagdududa na ako kung mahal mo nga ba talaga ako. Ah, ganun ha? Gusto mo magselos din ako ng walang sapat na dahilan? I'm sorry, Nikki. Hindi ako paranoid na katulad mo. Paranoid pala, ha? Sige, Marvin. Bibigyan kita ng sapat na dahilan para maintindihan mo ko. Tingnan ko lang kung anong mararamdaman mo kung ikaw naman ang mapunta sa sitwasyon ko. If you love me like you tell me, please be careful with my heart. You can take it, just don't break it, or my world will fall apart. You are my first romance, and I'm willing to take a chance that till life is through, I'll still be loving you. I will be true to you, just a promise from you. Ibang klase talaga itong si Nikki. Siya na siguro ang pinakaselosa sa mga naging girlfriends ko. Pero sa kabila nun, siya pa rin ang minahal ko ng husto. Kaya kahit mahirap, pilit ko pa rin siyang uunawain. Kung ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagseselos, ipapakita ko naman ang pagmamahal ko sa kanya sa pamamagitan ng pagtitiis. Ganun ba talaga yun, Abet? Kailangan ba niyang magselos para lang ipakita ang kanyang pagmamahal? Alam mo, Marvin, maraming naniniwala sa kasabihan, ang selos ay tanda ng pagmamahal. At isa na si Nikki roon. Ibig mong sabihin, the more you love, the more you get jealous? Ganun ba yun? Ay, parang ganun na nga. Oh, bakit ako? Mahal na mahal ko si Nikki. Pero hindi naman ako seloso. Kanya-kanyang pananaw lang yan, Marvin. Nagkataon lang na hindi kayo magkapareho ng paniniwala. Ako na magbubukas ng pinto. Nikki? Oh, bakit nagulat ka? Meron ka bang tinatago? Nikki, ikaw pala. Halika, pumasok ka. Bakit napasyal ka? Gusto ko lang. Bakit, Abet? May problema ba? Sa akin, wala. Ewan ko lang kay Marvin. Nag-espiya lang yan, Abet. Akala niya siguro may kasama tayong babae rito. Eh malay ko ba kung may milagrong ang nagaganap dito? Alam mo namang naririto ako. Nagpaalam naman ako sa'yo, di ba? Kaya kung gagawa man ako ng kalokohan, hindi ko ipapaalam sa'yo kung saan ako naroroon. Pero imposible naman yun. Dahil from time to time, minomonitor mo kung saan ako naroroon, di ba? Pwede nga lang akong lagyan ng CCTV. Malamang ginawa mo na yun. Eh, grabe ka naman pala kung magbantay, Nikki. Daig mo pa si Jaworski. Dapat lang napagbutihin ko ang pagbabantay. Mahirap na kapag nalingat ako dahil baka ma-intercept pa ng ibang jowa ko.
naman ako sa tiyaga ng boyfriend mo, Nikki. Hindi ba siya nasasakal sa pagiging selosa mo? Ate, lahat ng taong nagmamahal, nagseselos. Automatic yun. Kaya nga si Lord na nagmamahal sa atin ay hindi lang God of Love. Nabansagan din siyang jealous God. Kaya ang pagmamahal at pagseselos ay magkakambal yan. Hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. Oo nga, pero lahat ng bagay na sumobra ay masama. Maging ang pagmamahal. Kapag sumobra, hindi na love ang tawag doon, kundi obsession. Alam ko yan, Ate Rina. At sigurado naman ako sa sarili ko. Hindi ako obsessed dahil tunay ang pagmamahal ko kay Marvin. Kumusta naman siya? Marunong din ba siyang magselos? Ay, yun nga yung ikinababahala ko. Ni minsan, hindi pa siya nagselos. Kaya nagdududa na ako kung talaga bang mahal niya ako. Gigimik ako mamaya. Gusto mo bang samahan kita? Wag na. Istorbo ka lang. Sige. Ikaw ang bahala. Hindi mo man lang ba ako tatanungin? Kung saan ako pupunta? Kung sino mga kasama ko? At kung anong oras ako uuwi? I trust you, Nikki. You're old enough. Kaya alam mo na ang tama at mali. Ang sabihin mo, wala ka talagang pakialam kahit anong gawin ko. You don't care what I do because you don't really care for me at all. Bahala ka kung yan ang gusto mong isipin. Basta isa lang ang masasabi ko. Mahal kita. At hindi ko nakasalanan kung magkaiba tayo ng pananaw tungkol sa pagmamahal. I love you and you know I do. There'll be no one else for me. Promise I'll be always true for the world and all to see. Love has heard some lies softly spoken, and I have had my heart badly broken. I've been burned and I've been hurt before. Mukhang nasa kondisyon ka, Nikki, ah. Ang lakas mong uminom. Nakakaisang boteng beer pa lang kami, nakakadalawa ka na. Yeah, right. Siya naman, Nikki, may pinagdadaanan ka ba? May problema ba kayo ng jowa mo? Sinabi mo pa. Bad trip talaga ako kay Marvin eh. Oh, bakit? May nahuli ka na ba? Meron bang third party? Wala namang third party. In fairness ah, kahit nagdududa ako, nakikita ko namang loyal siya sa... Oh, yun naman pala. What's the problem? Hindi kasi siya marunong magselos. At anong gusto mo? Maging seloso rin siya para maging pareho na kayo? Ay, hindi naman sa ganun langing. Gusto ko lang makita kung paano siya magselos, no? Well, kung yun ba yung problema, edi pagselosin natin siya, kunwari, liligawan kita. Wow! Very good idea! See, I told you! Gusto ko yan, Philip, ha? Sige, let's do it! Alright! This oras na ng gabi, hihintayin mo pa ba siya? Oo. Hihintayin ko siya kahit anong oras siya umuwi. Pasensya na, Ate Rina, kung nakakastorbo na ako sa'yo. Okay lang yun. Naiintindihan kita. Ano bang sinabi niya sa'yo? Tinawagan ko kasi siya kanina at hindi raw niya alam kung anong oras siya makaka-uwi. Ganun ba? Bakit hindi siya nag-reply sa mga text ko at hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ko? Mukhang sinasadya niya yun, Marvin. Gusto siguro niyang magselos ka. Hindi mangyayari ang gusto niya. Dahil hindi naman ako seloso. At isa pa, ayokong ibigay sa kanya ang sakit ng ulong ibinibigay niya sa akin. Pagpasensyahan mo na ang kapatid ko. May katigasan din ang ulo. At tinutopak pa minsan-minsan. Walang anuman yun. Mahal na mahal ko si Nikki. Kaya sisikapin ko pa rin na unawain siya. Kahit pa dumating sa puntong hindi ko na siya maintindihan. Anong ginagawa mo rito? Don't tell me, ah. Pinupormahan mo si ate. Ano ka ba naman, Nikki? Uuwi ka na ng lasing pagkatapos yan pang sasabihin mo? Aalalayan na kita. Papasok sa kwarto mo. Bitawan mo ko? Kaya kong mag-isa. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Anong ginagawa mo rito? Inihintay kita dahil nag-aalala ako sa'yo. Talaga lang, ah. How sweet naman. Pero hindi mo lang ba ako sisitahin?
Hindi ka ba magagalit dahil ngayon lang ako umuwi? Hindi mo ba itatanong kung may lalaki akong kasama sa inuman? Lasing ka, Nikki. Kaya matulog ka na. At bukas na lang tayo mag-usap. Nikki, huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kagabi. Talagang hindi ko na uulitin yon. Dahil ayoko nang makita uli ang nasaksihan ko kagabi. Buruin mo. Ang tagal ninyong magkasama rito ni Marvin. Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Pati ba naman ako pinagseselosan mo? Bakit? Wala ba akong sapat na dahilan para magselos? Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo nung nanliligaw pa lang sa akin si Marvin? Ang sabi mo, crush mo siya. Sus ko naman, para yun lang. Ang babaw mo. Para sa'yo mababaw. Pero para sa akin malalim yon. Kapatid mo ko, Nikki. Wala ka bang tiwala sa akin? O talagang paranoid ka? Paranoid na kung paranoid! Basta ayoko nang makikita pang magkasama kayo ni Marvin! Lani, nasan si Nikki? Bakit? Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Nag-undertime siya, kaalis lang, kasama si Philip. Ganun ba? Eh, saan daw sila pupunta? Mamamasyal daw sila sa mall, kakain at manunod ng sine. Ano? Bakit naman nila gagawin yun? Ewan ko. Nagulat nga din ako eh. Magkaibigan kayo ni Nikki. Kaya alam kong alam mo ang motibo niya. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang gusto niyang palabasin? O ano? Hindi ka pa rin ba tinatawagan ng jowa mo? Baka naman na hindi niya alam na magkasama tayo. Nag-text na sa akin si Lani. Nasabi na raw niya kay Marvin. Bakit ganun? Parang hindi yata affected si Marvin. Oo nga eh. Parang wala siyang pakialam. Siguro, talaga lang hindi niya ako mahal. Don't worry, Nikki. Narito naman ako eh. Sadali lang, Philip. Mahal kita, Nikki. Bitawan mo kamay ko. Nikki. Pwede ba, Philip? Huwag kang magbiro ng ganyan. Kunwari lang ang palabas natin, kaya huwag mong totohanin. Yun ang totoo, Nikki. Noon pa man, mahal na kita. Hindi lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtapat sa iyo ang damdamin ko. Kaya nga nagsisisi ako dahil naunahan ako ni Marvin. Huwag, Philip. Mahal ko si Marvin. At ayoko siyang pagtaksilan. Hindi ka mahal ni Marvin. Kita mo naman. Baliwala ka sa kanya. Yung ginawa mo, okay lang sa kanya. Kahit magkasama tayo. Kaya kalimutan mo na siya. Sa akin mo na lang ibaling ang pagmamahal mo. At sisiguraduhin kong hinding-hindi mo ito pagsisisihan. Sinasadya niya yun. Gusto niya magselos ako. Ibang klase talaga ang takbo ng utak niya. Pero kung magseselos nga ako, edi para ko na rin binigyan ng katwiran ang ginagawa niya. Sa totoo lang, nasasaktan rin ako. Pero okay lang. Titiisin ko na lang ito. At kakausapin ko na lang siya ng mahinahon. Kala nagtanong. Noong isang araw ko pa ine-expect ang reaksyon mo. Dahil hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Hanggat maaari, ayokong maging bayolente kaya pinipigilan ko ang sarili ko. Ang sabihin mo, wala ka talagang pakialam. Baliwala sa'yo ang ginawa ko dahil wala na rin akong halaga sa'yo. Nagkakamali ka. Ilang araw kong hindi makatulog. Halos mabaliw na rin ako kakaisip sa'yo. Gusto kong magwala. Gusto kong sumabog. Kaya pala wala kang ginawa? Niwala kang ang sinabi kahit ano? Matutuwa pa nga ako kung magagalit ka at sasaktan mo ako. Pero nananahimik ka lang. At nagsawalang tibo. At dun ako sobrang-sobrang nasak.
masaktan. Dahil nga alam kong sinasadya mo yun, gusto mo lang ako magselos. At hindi ka nga nagselos dahil hindi mo ako mahal. Yun ang akala mo. Selos na ako ng mga sandaling yun. Halos madurog ang puso ko nang malaman kung magkasama kayo ni Philip. Pero bakit ka hindi mo ginawa? Bakit hindi mo ipinakitang nagseselos ka? Yun lang naman ang gusto kong makita mula sa'yo. Dahil nga magkaiba tayo. Kaya huwag mong asahang gagawin ko ang mga ginagawa mo. At isa pa, alam kong palabas mo lang yun, kaya kung tutusin, wala pa rin akong sapat na dahilan para magselos. Ah, ganon! O sige, tototohanin ko na ang palabas ko. At sa pagkakataong ito, ikaw naman ang magiging paranoid! I love you and you know I do. There'll be no one else for me. Promise I'll be always true for the world and all to see. Love has heard some lies softly spoken, and I have had my heart badly broken. I've been burned and I've been hurt before. So I know just how. Ikaw naman kasi, sana pinagbigyan mo na siya. Gustong gusto nila yun. Kinikilig kasi sila kapag nakikita nilang nagseselos ang jowa nila. At nakakapagpataas din yan ang kanilang self-esteem dahil ang feeling nila ay humahaba ang buhok nila. Ang kaso nga, hindi ako seloso. At kailan ka pa magseselos? Kapag tinotoo niya na ang kanyang banta, ganon? Yun ang pinangangambahan ko, Abet. Papaano kung totohanin nga niya yun? Anong gagawin ko? Kung talagang mahal ka ni Nikki, hindi niya gagawin yun. At kung ayaw mong maagaw siya ng iba, eh di ikaw naman ngayon ang magbantay sa kanya. Break time na, Nikki. Halika, mag-lunch na tayo. I'm sorry, Marvin, pero naunahan ka na ni Philip. Kaya kami ang magkasabay nakakain. Please, Nikki. Stop pretending. Tigilan mo na yung palabas mo. At sino nagsabing nagkukunwari lang ako? Imulat mo ang mga mata mo, Marvin, para makita mo ang masakit na katotohanan. Oh, hi, Nikki. Halika na. Mag-lunch na tayo. Kanina pa nga kita hinihintay. Tayo na. What about you, Marvin? Gusto mong sumabay sa amin? Ano bang status niyo ni Nikki? Break na ba kayo? Hindi. Bakit mo na itanong? Eh, para kasing nagkakalabuan na kayo eh. At nagkakamabutihan naman sila ni Philip. Eh, yun na nga rin yung napansin ko. Mukhang ipinagpalit na niya ako. Nang hindi ko namamalayan. Eh, ano nga yung gagawin mo? Magsasawalang kibukan na lang ba? Abay, kumilos ka, Marvin. At kung hindi, malamang natuluyan kang mawalan ng girlfriend. Hahayaan ko na lang siya, Lani. Kung saan siya masaya. Eh, sige. Hindi ko siya pipigilan. Ano ka mo? Nag-resign na si Marvin? Oo. Nagulat nga ako kasi masyadong biglaan eh. Bakit ganun? Hindi man lang siya nagpaalam. Baka labis siyang nasaktan. Hindi na raw niya matagalan na nakikita niya. Masyado na daw kayong sweet ni Philip. Nagseselos na siya. Hindi ako naniniwala. Kung talagang nagseselos siya, edi sana ipinaglaban niya ako. Pero hindi yun yung ginawa niya eh. At sa halip, iniwan pa niya ako. Mukhang totoo ang hinala ako. Hindi talaga niya ako mahal. Huwag mo nga sabihin niya, Nikki. Dahil nakita ko kung paano siya masaktan. Matanong nga kita, ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Gusto mo lang ba talagang pagsilosin si Marvin? O totoo nang nagkakamabutihan na kay ni Philip? Ayoko naman talaga ng ginagawa ako. Nabwisit lang talaga ako kay Marvin. Pagkatapos, ito pa ang ginawa niya. Iiwan niya ako sa ere.
Ano nga yung plano mo? Magpapakatotoo ka ba? O pangangatawanan mo na lang yung pagkukunwari mo? Mahal ko si Marvin. At ayokong mawala siya sa akin. Total, ako ang may kagagawan. Kaya niya ako iniwan. Kaya ako rin ang gagawa ng paraan para magbalik siya sa akin. O ano, Nikki? Wala na si Marvin. Kaya pwede na siguro maging tayo? I'm sorry, Philip. Pero hindi ko pala kayang kalimutan si Marvin. What? Bakit ganun? Umasa pa naman ako na maging tayo. Hindi kita pinaasa, Philip. Alam mo yan. Oh, my bad. Hindi mo nga pala ako pinaasa. Kundi ginamit lang. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. At gusto kong ituwid ang pagkakamali ko. Bakit hindi ko na makontak si Marvin? At wala na rin siya sa inuupahan niya. Saan siya nagpunta? Nagpalit na ng number si Marvin at umuwi na rin siya ng probinsya. Doon daw muna siya magpapalipas ng sama ng loob. Saang probinsya? Batangas ba? Doon sa Lemery? Nakarating na ako roon. Siya nga pala, pwede ko bang malaman yung bago niyang number? Nakalimutan kong kunin ang bago niyang number eh. Kaya kung gusto mo siyang makausap, puntahan mo na lang siya. Tanda ko pa nung isinama ko rito si Nikki. Ang saya-saya namin naghahabulan. Nagtatampisaw dito sa tabing dagat. Pero hanggang sa alaala ko na lang siya pwedeng makasama. At hindi ko alam kung ako nga ba ang dapat sisihin sa aming paghihiwalay. I miss her so much. How I wish makasama ko ulit siya. Marvin! Nikki? Anong ginagawa mo rito? Bakit? Akala mo siguro matatakasan mo ako, no? Ang daya mo! Ang daya mo! Bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam? Dahil hindi ko na kaya, Nikki. Hindi ko kayang pagmasdan ang pagiging close niyo ni Philip. Talaga? Nagsiselos ka sa kanya? Bakit? Dahil mahal kita. Mahirap bang intindihin yun? Ang daya mo talaga. Nagkagaya ka pa ng linya. Ako kaya muna nagsabi niyan sa'yo, di ba? Kaya nga nauunawaan na kita ngayon. Patawarin mo ko, Nikki. Gusto kong mag-umpisa ulit. Mabibigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Matawarin mo ako, Marvin. Dahil sinadya ako masaktan ka. Okay lang yun. At least meron akong natutuhan. Tunay nga palang ang selos ay tanda ng pagmamahal. Mabuti naman. At alam mo na ngayon kung bakit selosa ang mga babaeng katulad ko. Dahil mahal kita. Ganun lang kasimple yun. Sandali. May nag-text sa akin. Sino yan? Siguro may bago kong babae, ano? Oh, ayan ka na naman. Joke lang naman. Ikaw naman? Don't worry. Dahil umpisa ngayon, pabawasan ko ng pagsiselos ko. Pero hindi yun nangangahulugang babawasan ko na rin ang pagmamahal ko para sa'yo. Ako rin, Nikki. Magbabago na ako.
Kapag nakaramdam ako ng selos, hindi ko na itatago. Ipapahayag ko na yon para hindi na tayo magkaroon pa ng problema. I love you and you know I do. There'll be no one else for me. Promise I'll be always true for the world and all to see. Love has heard some lies softly spoken, and I have had my heart badly broken. I've been burned and I've been hurt before, so I know just how you feel. Trust my love is real for you. I'll be gentle with your heart, I'll caress it like the morning dew. I won't let our world fall apart. From the very start, I'll be careful with your heart. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Bakit selosa ang mga babae? Simple lang, dahil mahal ka niya. Pero pakatandaan ka, Bisyo Babe ko, oo, hindi masamang magselos dahil natural na pakiramdam ho iyan ng taong nagmamahal. Pero huwag din ho sana natin kalilimutan na kapag sumobra ang selos sa iyong sistema, baka relasyon nyo ay mapunta sa wala. Ready ka ba sa ganoong ideya? Selos pa more! Diba? At hindi lang naman ho sa pagseselos mo pwede ipakita o ipadama na mahal mo ang isang tao. Yung katulad ng ginagawa ni Marvin na hindi siya nagseselos, iniintindi niya ang toyo mo, hindi niya pinapalaki ang mga bagay-bagay na hindi naman kailangan palakihin, lalaking napaka-understanding at lalaking sinasabihan at ina-assure na mahal ka niya, sapat na yun, atembang. Again, hindi lang sa selos maipapadama ng isang tao na mahal ka niya. Huwag mo isarado ang utak mo sa ideyang kapag nagselos siya, mahal ka niya, kapag hindi, hindi na. Huwag adik, boss, bawasan na pagsinghot ng aceton. Imbis na hanapan mo siya ng butas para kayong dalawa ay may mapag-awayan, magpasalamat ka, te. Dahil napakaswerte mo. Maraming kababaihan dyan ang naghahangad ng jowa na tulad ni Marvin. Lalaking iniintindi ang kada kilos mo, lalaking malaki ang tiwala sa'yo. Huwag na dumampot ng bato na ipupokpok sa ulo at kapag ka nagdugo, iiyak ka. Naku, bawas-bawasan po ang kapraningan sa katawan, ate. Dahil tandaan, walang magiging matinong relasyon sa taong walang tiwala sa kaniyang karelasyon. Tiwala lang yan. Yan ang kailangan sa relasyong pangmatagalan. Hello, soundcheck. 1, 2, 3. Come on. Roger, Roger. Sige na, tumahimik ka na ako na eh. Lahat po ng tao kapwa ay nakakaramdam ng selos. At hindi po naniniwala si Tanya Chinita na mayroong taong hindi nagsiselos. Kaya lang, yan po ay nagkakaiba-iba sa kung paano tayo mag-handle.
At hindi natin dapat sisihin yung mga taong hindi nag-e-express ng kanilang emosyon o ng selos. Kasi ang ibig sabihin lang nun, marunong po silang mag-control at marunong bumalanse ng mga bagay. Mali naman kasi huwag magseselos ka agad-agad at maghuhurmentado ka kapag nakita mo yung jowa mo, may kausap at may kakwentuhang iba, di ba? Magselos ka kung holding hands tapos naghahali ka. Yun talaga, sasamahan kita, isub-sub yung babae. Matalino po ang taong inaalam muna ang punot dulo ng kwento bago magbulalas ng kanilang damdamin. Opo, hindi masama magselos kasi expression talaga yan ng pagmamahal. Again, expression. One of the expressions. Pero, mali ka na kapag ang paniniwala mo na ang selos lang ang nag-iisang tanda ng pagmamahal sa'yo ng tao. Yun lang po. Thank you. Thank you. Roger, kumusta dyan? Malinaw bang nakarating dyan sa bundok hibok-hibok ang aking mensahe? Malinaw naman po, Roger. Cover me. I'll cover you. O diba, isa lamang pong expression yan, pero huwag niyo po pangatawanan, sabi nga ni Mama Tanya. Kasi too much jealous will kill you. Sabi ng isa nating kabisya na si Tommy Tambay ng Zamboanga. DJ Tommy Tambay ng Zamboanga pala. Ay, nako! Kamusta ang mga reaksyon ng tao? Nagagalit ba sila kay Nikki o nagagalit sila kay Marvin? Ay, nako! Marami nagagalit kay Nikki. At pakinggan na nga natin at alamin na natin kung ano nga bang reaksyon ng ating mga kabisyo sa Facebook, correct, sa Twitter, maging sa text line. Oras na para sa ating TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito! Involved ka dito dahil ikaw ang bida. Nako, ito na nga simula ko na mamatanya. Sabi dito ni Akina Heartbreaks. Heartbreaks, heartbreaks. Si ate, mukhang tanga. Gumagawa ng sariling problema. Ay, nako. Hindi naman tama yung ganyang pagseselos. Mukhang tanga ka pala eh. Ikaw naman, meron ka ba dyan? Ay, ako na ba. Sabi ni sabi ni Cheryl Hope Lopez. Nikki, super duper bullfrog ka. Ang daming lubid dito. Gusto mo i-share ko sa'yo. Big Tina girl para hayahay. Grabe. Ano? Inoopera ng lubid? Wala. Opera naman lubid. Eh, mamatanya, choosy si Nikki. Ayaw ng lubid. Gusto necktie. Yung kay Christian Grey. Mayaman. Gusto kay Christian Grey daw. Ay, la, si Tanya Chini. Ay, la. Yung kalandian mo, maabot dito. La. Sabi naman dito, Mama Tanya, mula sa Katbalogan, Samar, ni Yan Abantaw. Uy, taga Samar ito, Mama Tanya. Bisi yan dako ni. Oh. Pero Tagalog yung kanyang text, Mama Tanya. Sabi niya dito, relate much po ako dito sa istoryang ito. Normal lang po ang magselos dahil party, as in party. No. Party po yan ng pagmamahal natin sa ating mga minamahal. Kung hindi po natin maramdaman ang pagseselos, hindi po natin mahal ang ating girlfriend o boyfriend. Pero wag po nating sobrahan ang ating pagseselos. Kailangan po na sa tamang lugar ang ating pagseselos para hayahay ang buhay. Nasa tamang lugar! Ano kaya yung nasa lugar? Ibig sabihin, kapag ka nasa luneta ka, huwag ka magselos. Maraming tao doon, nakakahiya! Pero kapag ka nasa bahay niyo lang kayo, doon ka magselos, doon ka mag-inerte. Yan. Ha? At saka kapag sa Starbucks, huwag ka magseselos din. Kasi social din eh. Oo. Pero pag sa karinderya yan, sige, hagis mo yung paswelo nila ate. Dinaman niyo ba yung mga kaserol? Yung mga kawaling nangingitim na. Nananahimik yung mga kawaling nangingitim. Pati ba naman yung pinag-interesad mo? Grabe ka naman. Inabagayan yung selos. Eto may nag-text din eh. Ate Tanya, oo, pag nagmahal ka, hindi mo maiwasan magselos. Pero hindi sa lahat ng oras pwede ka magselos. Kasi kalimitan yan ang sinisimula ng pag-aaway nyo. Kaya kung pwede, gawin nating mga babae lahat, wag lang mawala ang taong mahal para hayahay ang buhay. Si Judy Ann San Buenaventura po ito, 18 years old, ang GMA Cavite. GMA Cavite, as in Cavite. sa ngipin. Cavite, may Cavite ka ba? Ayan tayo eh. Sabi naman dito ni Yayi Santiago. Basahin ko mamatay niya. Si Yayi Santiago na nagtatrabaho sa happycookie.com.
Ay, sabi niya dito, siguro nagtitinda yun ng biskwit, no? Siguro nga, meron siyang tinitindang cookie. Masarap ba yung cookie mo? Ate Kim, na walang cookie mo. Kasi mahilig kami ni Tanya Chinita sa cookie. Kami din kasi nagsishare kami ng cookie. Oh, yes. Ano bang gusto mong flavor ng cookie? Ako gusto ko... Gusto ko cookies and cream. May cream? Sige na nga. O, sabi niya dito, hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng ugali. Kaya nga pati sa pagsaselos, may kanya-kanyang style din yan. May style! Aba! May backstroke ba yan? May breaststroke? Gusto ng breaststroke may, na selos, may butterfly, ganun! May tahimik magselos at may maingay magselos. Kaya wag natin hanapin ang ating ugali sa partner natin na hindi porke tahimik siya kapag pinagseselos mo ay baliwala yun sa kanya. Mahirap magsisi sa huli. Buti kung magiging okay ulit kayo sa bandang huli. Ang masama niyan ay baka makahanap siya ng ibang mas nakakaintindi at nagkakaintindihan sila. Mapaselos man yan, kailangan pa bang i-memorize yan? Di ba, Miss Kay Sexy? Ay, naku, hindi ako natutuwa. Ay, edi ikaw na. Tanya sexy din, oh. Yan, thank you. Madali naman ako kausap. Ayun tayo, eh. Ikaw. Ito. Sabi ni Sansui CK, sabi niya, nakakabuisit at itanya ang babae sa kwento. Ang sarap dibdiba ng OA, eh. Yan. Ooh. Mahirap pag malaki yung dibdib. Ang hirap dibdiban nun kasi magbabounce back mo. Parang kay Tanya Chinita lang. Hindi! Sus! Wala ko sa'yo. Kapag ka, bro, Tanya, back, ano yung tawag doon? Yung puntugan ng ano? Tumitilapon ako sa kabilang kalye. Tama mo. Oo, tumitilapon ako. Eto naman, Mama Tanya, kumusta? May sabit? Nagdadalaga, oo. Nagdadalaga. Sabi ni Nico Ann Navarro sa Facebook, PSFM Manila, si Nikki, hindi nakakatuwa ang ginagawa, Titanya. Hindi magkakambal ang love at selos, tanda mo yan. Ang ginagawa mo kay Marvin, kawalan ng tiwala sa taong mahal mo. Correct. Hindi porket di siya nagsiselos, di ka na mahal. Siguro tiwala lang sa'yo ni Marvin na siya lang ang lalaking mahal mo, di tulad ng ginagawa mo sa kanya. Paranoid ka, walang tiwala. Pati kapatid mo, pagselosan ba? O, diba? Ikaw ang walang tiwala sa sarili mo. Kawawang nilalang, hayahay. Correct! Nico Navarro. Galit na galit eh. Oo, kasi nadala siya sa story eh. Mamataan niya. Ang OA naman kasi talaga ni Nikki. Pati ba naman yung kapatid, pinagselosan? Para lang tanga. Tanga nga. Ano tanga? Budang tanga nga. Ay, miss eh. Ito, pagigyan na lang natin yung voice message na isa nating kabisyo. Yan. Na si Liza, Liza Apaso. Tahimik ka dyan. Huwag kami ingay. Nakakatuwa naman ng kwento natin today kasi meron siyang happy ending, di ba? At saka sa mga magkarelasyon, yung magandang lesson po na makukuha natin is yung dapat po marunong po tayong tumanggap ng ating pagkakamali. At the same time, marunong din po tayong magpatawad kasi ito yung the best na pundasyon sa isang magkarelasyon para magiging matibay yung pagsasama. Thank you! Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na to, Liza Apaso. O, diba? Yun naman yung magandang nangyari sa story, Mama Tanya. Nag-forgive and forget sila. Na, O, diba? Nagkaroon na, sabi nga nila, Mama Tanya, love is sweeter the second time around. Ito naman, pakinggan naman natin yung voice message ni Diana Rose De Lu Magno. Sige. Hello, Ate Christine. Opo, tayo po mga babae, sadyang selosa. Nakapag may makita lang tayo sa mga kausap ng mga jowa natin ay nagsiselos na tayo. Pero hindi po tama yung ginagawa ni Nikki na maging paranoid para lang pagselosin ang jowa niya. Ano ba, ate? Tumigil ka, hindi tama yan. Huwag kang ano. Napaka-ano mo eh. Anuhin ka namin eh. Paano ka namin, ha? Si ate, alam mo tong listener talaga natin to eh. Yung mga ano niya, anuhin kita dyan eh. Ano ka pala eh. Ano ka? Ano ka ngayon? Gusto mong maano? Kundi maano ka. Maraming salamat, Diana Rose De Lu Magno, na nakatira sa Aray at Pampanga. O siya, mamataan niya. Ito na nga yung mga nagsibida ngayong araw na ito. Banggagaling naman, aba! Mga nagsibida ngayong araw na ito, siyempre, bumida bilang Marvin.
Chris Chuper po ng Love Radio Manila. Si Nikki Rakitera po ng Love Radio Manila. Si Rina Misihista po ng Yes FM Manila. Si Abet Rico Pañero po ng Yes FM Manila. Si Philip Diego Bandido po ng Love Radio Manila. And Lani Lala Banderas po ng Yes FM Manila. O ano? Ito po ay mula sa panulat ni... Kaya mo yan! Toti Sandoval! Sound engineer... Jason Sagon, musical scorer Danny Frias, directed by Salvador M. Royales. Oy, Mama Tanya, mag-ingat ka kung nasan ka man ngayon, ha? Yeah, itutuloy ko na yung service ko kasi may nagpa-reserve pang dalawe. Papalinis din ang Ingron, papatanggal din nila yung Ingron nila. Magkaman, so, ano? Wish me luck na ipag-pray nyo ko na makaya ko yung challenge na to ngayong araw na to sa akin. At saka, Mama Tanya, huwag mo susugatan yung mga gilid-gilid ng kuko nila, ha? Kung ayaw matampal-tampal ng bongga. Hindi, okay lang masugatan kasi mayroon naman na silang memorial plan, eh. Wawa! Memorial plan? Ano connection nun? Ingron memorial plan! Malabo! Ayun tayo, eh. O, sige na, maraming salamat, Mama Tanya. Thank you. Ingat ka dyan. Salamat. At pasensya na po kayo kung ito lang yung nakayanan ko ngayong araw. Pagbalik mo dito, dapat may dala kang bilo-bilo, ha? Grabe naman yan. Asha, maraming salamat, Lizon. Visayas. Mindanao. Nakapiling yung... Worldwide. O, tama. Nakapiling nyo nga pa mula po sa Love Radio Manila. Aariba hanggang 4 PM ang DJ na Mike K. Ako po yun, Christine Dera. Ako naman po mula sa Yes FM Manila, ang DJ na may tita, Anya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin konsumisyon. Isa ko po ang dramahan. Isa ko po ang iyakan. Kapag ka alauna na. Drama na! Ingat po, hayahay lang Friday. Interactive. Involved ka dito.